Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga elepante ang kinilala bilang largest land animal in the world. May taas ito na 9 na talampakan at bigat na 6 na tonelada. Dahil sa kanilang malaking katawan, kinatatakutan ito ng iba't ibang hayop at walang ibang predator ang kayang gumalaw sa kanila. Pwede nga natin silang hirangin bilang tunay na king of the jungle. Kahit sila ang pinakamalakas na nilalang sa ating panahon, maraming pagkakataon na maski sila ay nangangailangan ng ating tulong. Ilang beses pa ngang nakunan sa video ang pagsagip ng mga concerned citizen sa elepante na nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman for today's episode, mapapanood mo ang mga elepante na pumulupot ng nguso sa patibom. Elepante na na-stranded sa putikan at ang makapigil hiningang rescue sa magnanay na elepante. Lahat ng yan ay mapapanood mo for today's episode. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mag-inang elepante na parehong na-stuck sa butas. Ayon sa mga saksi, nahulog sa hukay si Mami Elephant dahil naunang nahulog sa butas ang kanyang 1 taong gulang na anak. Maikita pa nga na dumidete pa ito sa kanyang nanay. Delikado ito dahil maaaring mamatay ang mag-inang elepante kung hindi sila tutulungan ng mga tao na makaahon sa butas. Mabuti na lang at nagtulong-tulong ang mga volunteers para hilain pataas ang pagkabigat-bigat na Mami Elephant. Dinala nila ito sa isang tabi at isinagawa ang pangmalakasang CPR. Maaaring dala ng matinding pagod at sakit ng katawan kaya nawala ng malay si Mami Elephant. Naiwang mag-isa sa butas ang batang elepante at siya naman ang tinulungan ng mga tao upang makalabas sa hukay. Dahil sa malasakit ng mga volunteers, muling nagkasama si Mami Elephant at ang kanyang baby. Agad din tumungo sa gubat ang mag-inang elepante kung saan ang kanilang tunay na tahanan. Sobrang saya ang naramdaman ng mga rescuer dahil nabigyan ng pangalawang buhay ang mag-inang elepante. Mula sa happy ending, lumipat naman tayo sa nakakaawang sinapit ng elepante matapos itong mabangga ng tren. Kitang-kita na nahihirapan itong bumangon paalis ng riles dahil sa laki ng pinsala sa kanyang katawan. Nilagyan ko ng black and white filter ang video para hindi nyo na makita ang mga sugat ng elepante sa aksidente. Sa lakas ng banggaan, parang latang nayupi ang harapan ng tren. Ayon sa kumuha ng video, agad ding binawian ng buhay ang elepante dahil sa matinding natamo nitong sugat. Ito naman ang elepante na matapos mabangga ng tren, himalang nakasurvive sa trahedya. Yun nga lang, hindi ito makabangon dahil namimilipit ito sa sakit. May mga tao na lumapit at nagbigay ng halaman para meron itong makain. May mga nagbubuhos pa nga ng tubig para hindi mainitan ang kawawang elepante. Meron pang antigabigay ng tubig para maibsan ang uhaw nito. Ayon sa nag-upload ng video, isinailalim sa euthanasia o mercy killing ang elepante nang sa gayon, tuluyan ng matapos ang paghihirap nito. Gayunpaman, kahit papaano ay nasaksihan ng elepante ang malasakit ng mga tao sa kanyang paghihirap kahit sa huling pagkakataon. Ang susunod na storya sa ating Elephant Rescue Mission ay ang elepante na nasubugan ng bomba sa loob pa mismo ng kanyang bunganga. Makikitang nakalawlaw ang panga ng elepante dahil humiwalay na ito sa kanyang bungo. Nagsimula ang lahat ng i-report ng magkakapitbahay ang elepante na hindi umaalis sa kanilang bakuran. Tila ba ay humihingi ito ng tulong sa mga tao? Sa pagdating ng mga rescuer, dito nila napag-alaman ang malaking sugat nito sa loob ng bunganga. Ayon sa report, may nakain daw itong jaw bombs o hakapatas kaya nadurog ang kanyang panga. Ang hakapatas ay isang klase ng pampasabog na tinatago sa loob ng prutas na paboritong kainin ng elepante. Ang bomba na ito ay ikinakalat ng mga hunter sa gubat at kapag kinain ito ng elepante, sasabog ito sa loob mismo ng kanilang bunganga. Ito ngayon ang mismong nangyari sa kawawang elepante kaya ang layunin ng mga veterinaryo ay gamutin ang sugat nito. Ang bomba gaya ng hakapatas ay ginagawa ng mga walang pusong hunter upang saktan ang mga elepante na sumisira daw sa kanilang pananim. Ayon sa doktor na sumuri sa elepante, nadurog na ang ngipin nito kaya 3 araw nang hindi kumakain ang elepante.
Kung hindi maaagapan, tsak na kamatayan ang sasapitin ng hayop. Bilang lunas, tinurukan nila ng antibakterya at multivitamins ang elepante upang magnumbalik ang lakas nito. Wala nang pag-asa na muling maibalik ang mga nadurog ng ngipin ng elepante, kaya napagdesisyonan ng mga rescuer na dalhin na lamang ito sa Elephant Sanctuary. Sa Elephant Sanctuary, mas maaalagaan siya ng mga doktor at wala nang hunter ang pwedeng manakit sa kanya. Tumungo naman tayo sa Africa upang masaksihan ang pagtutulungan ng mga tao, mailigtas lang ang maginang elepanteng na-stuck sa putikan. Magkasama kasing dumikit sa Kumunoy si Mommy Elephant at ang kanyang baby elephant. Kung hindi sila tutulungan ng mga tao, siguradong sabay silang mamamatay sa putik. Dahil dyan, napag-isipan nilang maglagay ng lubid sa buong katawan ng batang elepante upang hilain paalis sa putik. Nang mailigtas na ang baby elephant, hindi ito umalis sa piling ng kanyang nanay. Minabuti ng mga rescuer na turukan ng pampatulog ang baby elephant upang hindi ito maging sagabal sa rescue operation. Nagtulong-tulong ang mga tao na hilain si Mommy Elephant paalis ng putikan. Medyo mabigat ang katawan ni Mommy Elephant kaya ipinahila ang katawan nito sa ilang sasakyan. Sa wakas, pagkalipas ng kalahating oras ng hilaan, matagumpay nilang naiahon ang elepante. Tinurukan nila ng vitamins at supplement ang elepante at sa gayon ay magnumbalik ang lakas nito. Hindi rin nagtagal ay nagising na ang batang elepante at dalidaling lumapit sa kanyang nanay. Nang mahimasmasan si Mommy Elephant, agad na rin itong bumangon at inaya pa uwi ang kanyang anak. Ang last sa ating story ay ang elepante na na-stuck ang ilong sa patibom na ginawa ng mga hunter. Buti na lang at mas naunang dumating ang mga rescuer dahil kung hindi, baka pinatay na ito ng mga hunter. Ang misyon ng mga rescuer ay kalagan ang pagkakabuhol ng tali sa trunk ng elepante, ngunit hindi ito magiging madali. Makapal kasi ang lubid na ginamit at meron pang kasamang bakal. Gumamit pa sila ng bolt cutter para putulin ang kadena. Sobrang lalim ng sugat ng elepante kaya kinailangan pa nilang gamutin ang sugat nito bago pakawalan. Nilagyan nila ng antibiotics para iwas impeksyon. Naniniwala ako na ang mga tao ang pangunahing dahilan kung bakit malapit nang maubos ang populasyon ng elepante. Gayunpaman, naniniwala din ako na mas marami ang mabubuting tao na handang tumulong sa mga hayop sa oras ng kanilang pangangailangan. Sana ay gamitin nating inspirasyon ng mga tao na ating napanood at ang kanilang dedikasyon na tumulong sa mga wild animals. Dahil kung mamahalin nating mga tao ang elepante, siguradong mamahalin din tayo ng kanilang pamilya. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Alexander Jacob Concepcion, Agnes Tiago, Carlito Eugenio, Jason Maribohok, Kerwin Ibanez, Archie Asuncion, Prince Margen Teroa, at kay Jojo C. at Ashley Loyola Yonko. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!